Bumabagyo pa na, amput-put lang ba ni. Yeah, simula dito ang Odalwa. Odalwang dangkal ko. Maliliit nga lang ang dangkal ko. Sabi ganun. Pero tingin naman kagaganda, alalaki. Oh, Tagalog yan, pero ang taninim lang natin, kaganto lang kaparaso. Pero... Good morning guys, and welcome back sa aking channel. Ngayong araw na to, andito na naman tayo sa bukid. So, bukid life muna tayo ngayon. Ang aga ko ngayon dahil sumubay ako sa utol ko. So, nakisakay ako doon sa motor. Ang kasakay ko. At yun, kaya tayo nandito ay para maglinis ng luyahan. So, anong update na sa luya natin itinanim? And magkano na nga ba ang presyo ng kiluhan? Or ang kilo ngayon ng luya so, sa market. So, at may papakita ko sa inyo, napakaganda ng view. Talaga namang mag-i-enjoy kayo. Dahil maaga pa, hindi pa pwedeng maglinis ng luyahan dahil bawal ang medyo basa-basa o nauulanan sa paglilinis. Ngayon naman ay manguha muna tayo ng kadyos. Alam niyo to. Ayan. Ayan, diba? Alam niyo ba yan? Ganyang gulay? Masarap na gulay yan. So ito, lagyan niyo lang siya ng ugas bigas. Ampang ano dito, tapos lagyan niyo ng kamatis, parang pampaasim ba. Tapos lagyan niyo ng karne. Nako, baka man yan o kung ano mang karne ang gusto niyo ilagay. O, papasarap nito. O kaya yung simple lang, lagyan niyo lang siya ng dahon ng alibambang kung nasa bukid kayo. O kaya naman kamatis nga lang, tapos dilis. Nako, yun to yung dilis. Samahan niyo ako, makasarap ng kain dyan. So ito, matataba na siya. May laman na, oh. Masarap na itong igulay. Yung ganito, makikita nyo naman. Oh. Pero itong isa, sama tayo may payat pa dyan. Ito, pwede, lahat pwede na siya. Mataba na lahat. Ito, isa payat pa. Hindi pa pwede ito. At guys, may napansin ako dito. Ayan, may mani. So, dati ito binunutan namin ng mani. Ngayon, tingnan natin kung may laman na to. Pwede nang ilaga. Naku, meron na nga. Oh. Pwede na siyang ilaga. Makapagbunot nga muna. Binunutan namin ito dati. Dahil nagtanim yung... Ngayon ay may mga natitirang mga ilan-ilang naiiwan na bigi. So, sumibol. At ayan, meron na uli ngayon. Pwede na maani. Kahit hindi ito. Bunot muna tayo para may panlaga. Oh. Tama-tama ito. Sa itong panlaga, marami pang bunga. Yan ang ating nabunot. May palaga na tayo. Ating munang putputin. Kung mapapansin nyo, hindi siya masyadong malaman. Kakaunti, kaperaso lang yung ano niya. Hindi malago, malaman. Dahil nga kit-kit ang lupa. Hindi na-prepare maigi ang lupa bago. Dahil ito nga ay sibulaang. And, hindi din ito nalagyan ng pataba. So, kahit hindi lagyan ng pataba, tingnan nyo naman. Ang gaganda. Lalaki, di ba? Oh. Malak mataba siya pero pandak na mataba. May pandak. Paigsi pala. Hindi siya ganun kahaba, di ba? Dalawahan lang yata at laman ito, tatlo. Naalala ko tuloy nung kami namumunot ng mani nung mga sobrang lakas ng ulan, bagyuhan. So, hindi maintindihan ko kung paano niya isusunod yung kapote niya. Yeah. Talagang bagyo. Andito na, dumating na. Grabe, eksena dito sa tag-ulan. Oh. Walang tigil ang kanilang pangunguha. Panay ang putput na ulan na. Kailangan daw makarami.
dagat may benta. Talagang pangmalakasan na to. Bumabagyo pa rin, amput-put lang ba ni? At ma-selfie! Pag-asawahan! Ah, 1, 2, 3. Ano naman dyan ha? Abay, siyempre. Ano bang itsura ng inyong ina, no? Ina na? Nahugasan naman eh, oh, kagaganda. Ay, ugas nga, ay pag pinuputput na, ayan. Oo. Nagpuputikin lalo, oh, yan. Nakang. Lalo wala na, mute. Ano mo masasabi niya sa hornalan? Ba, ito, ayos naman. Ay, nako. Nagmaman eh, butas ang. Paano ho ang pagbunot-bunot ng ganyang mga mani? Putikin-putikin talaga. Ba't bayan mani niya iputikin? May payong nakakapote talaga. So guys, huwag nyong itataon na maulan or yung dapat maaraw ang pag-harvest nyo ng mani at huwag nyo ding huhugasan dahil mangingitim. Or pag inabot naman kayo ng ulan, hayaan nyo lang nakabuyang-yang, ganyan, hanggang sa matuyo-tuyo bago nyo putputin. So yun guys, meron na tayong panlaga, mga isang kaldera din to. Makakatikim na tayo ng dilagang mani. So yun guys, at medyo mainit-init na at ngayon naman ay mukuha tayo ng agyos na dahil maya-maya pa tayo maglilinis ng luyahan dahil nga basa-basa pa ang dahon. So diba? So mukuha naman tayo ng agyos. Isa-isa lang na natin kuha. Hindi natin hahagurin o gaganutin o kukuhanin ng sabay-sabay lahat para yung pinagbulaklakan ay mamulaklak uli at bumunga. So yun guys, marami na tayo nakuha and may kamote pa rin ilan. At ito na nga tayo sa ating luya ha, tingnan nyo naman, medyo kita pa naman yung luya, ang iba madamo, itong bandang to hindi. So may part na madamo, may part na ha na walang damo, konti lang dahil nga sa paglalagay natin nung tabon na kayakas ng nyog noong tayo yung mga ilagay nating palapa yan o, na ano na siya at tuba na, so kaya nagkakamera na uli ng damo tulad nito, kadamo na o. Kailangan nating linisan. Kalalago ng luya, di ba? O, kagaganda ng tanim natin. Yan, at mayroon pa tayong nakitang kamote dito sa luyahan, o. Laki. Sa paglilinis at pagkatabas ng mga damo, dapat hindi natin madali yung luya dahil sandali lang itong saling mandang magalaw ay napuputol na ang mga dahon niya or yung pinakasuloy niya. At dapat nga eh mainit ang paglilinis ng luyahan or yung walang hamog o hindi basa ang mga dahon niya. So nga pala guys, ang mahal ng luya ngayon, nagtanong tayo noong last week nang tayo na malengke, ang kilo po ng luya ay 140. At yun guys, merong ang namumulaklak ang luya, ayan o. Merong ilan. Hindi po lahat ng tanim mong luya ay namumulaklak, men lang ilan. At nagsisimulang mamulaklak ang mga ganito ng 3 months pa laang simula noong itinanim. Kita ko sa inyo yung isang puno. Tignan nyo naman na merong na talagang napakalaki kahit Tagalog na luya. Ito yun, tignan nyo. Simula dito, ayan,
Oh, hanggang dito. Tingnan niyo sa haba ng kanilang ano, dalawang dangkal. Isa, ayan, simula dito ang dalawa. Oh, dalawang dangkal ko. Maliliit nga lang ang dangkal ko. Sabi ganun. Pero tingnan naman kagaganda, alalaki. Oh, Tagalog 'yan pero ang tanim lang natin kaganto lang kapiraso. Pero ang laki na, 'di ba? Oh. Ayan guys, at ayan after wala pang isang oras natapos na natin. Oh, 'di ba? Hanggang simula dito. Ayan, teka, pakita natin. Mula sa dulo ng nyug na 'yon, ayun 'yun, nakikita nyo. Simula diyan, eh, sa kalaghatian tayo. So, eto pa hanggang doon pa 'yan, oh. Ito ang kagandahan talaga ng ikaw ay naglalagay ng tabon. Yan, tulad ng mga palapa ng nyug para hindi madamo.